Good morning, Karandom. Bakit ganito ang setup ko at bakit ganito rin dapat sa'yo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung hindi ka nagbasa ng user manual, okay lang yon, panoorin mo na lang to. Tapos sabay natin check kung bakit ganito ang setup mo dapat. So ito yung ating user manual. Bali, si Junior o yung NMAX ko is 2021 and Y-Connect siya. So yan. Meron siyang Y-Connect. So ito yung flagship natin ngayon. And pag-uusapan natin is bakit ganito dapat yung setup mo. So check tayo dito sa owner's manual, and yung smart key system is nasa page 4. So page 4. Yan. Dito sa page 4. Yan. Smart key system, dito tayo sa 4 and page 4 to 3. So makikita nyo dito. So yan, warning. Tapos pag binasa natin dito, include with the vehicle is one smart key, two mechanical keys, and one identification card. Keep one mechanical key and identification number card in a safe place separate from the vehicle. If the vehicle is discharged, the mechanical key can be used to open the seat to charge and replace the battery. Therefore, it is recommended that you carry one mechanical key together with the smart key. So yon, yun yung pinakarason kung bakit kailangan mong mag-carry ng isang mechanical key at yung smart key. Paano ba natin yun gagamitin, or paano natin yun i-perform? So ganito yung gagawin natin. Gagawa tayo ng scenario. Ngayon, naka-on yung receiver ng motor ni Junior, and kapag pinindot ko to, yeah, gunser box siya. And para i-simulate kung ano yung gamit nito is i-off ko yung receiver niya. So yon. Tapos pag press ko siya yung answer back, yan, wala na. So halimbawa, if ever nagmalfunction yung inyong smart key at hindi mo na magamit tulad nito, may smart key ka tapos hindi mag-response yung motor, possible reason nun is lowbat yung battery. So kung smart key lang ang dala mo at wala kayong mechanical key, hindi mo na ma-operate yung motor. So marerender na yun na useless. So saan nga ba gagamitin yung mechanical key sa ating mga NMAX? So yung port para dito is naandito po. Yan, punta tayo dito sa likod and dito sa my right side. So pag sinilip nyo, meron ditong port. Ayan. Bubuksan mo lang yan. Cover. May cover din siya. Then, ayan, makikita nyo na. Nakaabang na yan doon. Yeah. So, yan. Nakasaksak. And, twist. So yan, narinig nyo naman, nag-unlock na dito. And to check, yan. So, ma-access mo na yung battery, mag-unscrew ka na lang ng dalawang tornilyo, and yan, mag-charge ka na. Ngayon, natutunan nyo na kung bakit ganun dapat ang setup, and sa mga susunod na video is, gagawa pa tayo ng content regarding doon sa laman ng user manual na importante na na-overlook natin. So yun lamang po, pa-support ng channel, pa-subscribe. Thank you.